Good morning, guys. Kung napapansin nyo, yung ating bilitay ay inakyat ko dito sa taas. Ayan. Nasa taas na yung ating bilitay. Dati dito yan sa baba. Tapos nilipat ko din yung ating paraiso. Kasi mahaba na siya, guys. Tapos wala siyang pole. Kaya dito ko siya sinandal para pag umakyat siya, dito ko na lang siya itatali sa bakal. So, ayan. Tingnan nyo, guys, yung ating variegated na burly marks. Ang ganda-ganda na niya. Napaka-lush na niya. Ito yung mga bagong dahon niya. Ayan. Tapos si Tyson Rice, ayan, nilipat ko din siya dito sa gilid. Ayan. Nagpalit sila ng ating moonlight. Ayan. Tingnan nyo, guys, yung ating grapes. Napaka-laki na. Ayan, oh. Ang dami niya niyang fruiting cane. Ayan. Ang haba na niya. Isang puno lang siya, guys. Ito lang siya. Ito lang yung puno niya, oh. Ayan. Tapos, ito yung sa kabila niyang cordon. Ayan. Tapos, titingnan natin yung aking halaman dito sa gilid dahil hindi ko na ito nabisita. Matagal na akong hindi nakaikot dito. So, check muna tayo dito. Tingnan nyo, guys. Parang merong sakit yung mga aglonema ngayon. Mapapansin ko yung mga aglonema ko, may mga sakit. So, ito, oh. Ayan, namatay talaga. Dahil merong dumadapo sa kanila na yung parang, di ko alam kung anong klaseng insekto ito. Nag-spray naman ako ng insecticide, pero hindi pa rin sila na ano. Sayang. Ito o, tingnan yung ating Monstera Adansoni. Umaba na. At yung ating Monstera Peru. Yan o. Hindi na siya nakaikot dito sa kanyang ano. Tapos, oh my God, anong nangyari dito? Natumba na. Si Tetrasperma, ang haba na niya. Grabe. Ayan. Hindi ko to sila naalagaan simula nung dumating yung ate ko galing Japan kasi palagi kaming umaalis. So, tingnan nyo yung haba niya. Siguro mga 3 linggo akong hindi nakapag-ano sa kanila. Last na tinalian natin to, dito lang, oh. Ayan. So, tingnan nyo ang hinaba niya. Ang haba-haba na niya. Ayan, oh. Tapos, ito ding si Sisos natin. Ayan. Tingnan nyo, guys. Umakyat na doon sa taas. So, ipapaikot natin siya dito. Ang bilis lang humaba, lalo na hindi mo palaging nakikita. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung bago nating propagate. Ayan, buhay na. Ayan. Tapos, ito naman, parang naghihingalo yung ating Brazil. Ito yung ating mother na Brazil. Ayan. At yung ating green bowl, ayan o, malaki na. Ayan. Ito din. At yung ating aglonema na red. Tapos yung nilagay ko dito ng peperomia, ayan o, dami ng babies. Ayan. Tapos ito din, si Adansoni. Tingnan nyo, guys, kumapit na dito sa wall. Ayan. Grabe ang ugat niya o, nakakapit na talaga. Dito siya galing, oh. Ayan siya. Tapos dito naman sa gilid, grabe ang laki. Ito, oh. Laki-laki ng halaman na to. Ayan. Tapos yung si Orlando, nag-lash na din. Ayan. Tapos ito, oh. Nagla-lash na yung ibang halaman natin. Ito, ayan, nasira. Ko alam kung bakit. Ayan, oh. Si Adansoni. At, ang ganda-ganda na ni Radish, oh. Ayan. Tapos, ito naman si Pink Spot. Ba ito? Singonium. Parang, hindi ko alam. Parang pumangit siya. Ayan, oh. Tapos, si Albo na Singonium. Grabe din yung hinaba nito, guys. Ayan, dito. Dito lang yung pole niya. Pero yung hinaba niya, ayan, umabot na siya doon sa taas ng aking bintana. Grabe. Ang bilis maglaki. At, look at this, guys. Ayan, tingnan nyo, guys.
napakalash na ng ating tawag nito, nakalimutan ko. Ayan oh, ang ganda-ganda na niya. Ayan, nilipat ulit natin siya dito. Naku, may kumagat na naman dito oh. Kinagat na naman siguro to ng uod. Ayan. Gusto kong mag-propagate niya. Kaya lang, parang sayang. Nagalawin siya. Ayan. Tapos yung ating langkis tail dito. Grabe guys. Ayan o. Oh. Walang dilik-dilik to guys. Pero ganito sila kataba. Ayan. Napakagandang alagaan itong si Donkey's Tail dahil kahit ilang araw mo siyang hindi didiligan, hindi siya mamamatay. Mas gusto pa nga niya. At ito namang si Hoya. Ayan, dumikit na din dito sa aking wall. Saan ba yung puno niyan galing? Ayan, dito siya oh. Dito siya guys, galing. Ayan, dito siya galing. Ayan, umakyat na siya doon sa taas. Ito yung mga bagong tanim natin na Donkey's Tail. Ayan. Tingnan nyo yung ating mga Donkey's Tail na pinutulan dati. Parang lumago siya. Ayan, tingnan nyo guys. Previous lang ito dati sa atin. Ayan. Ang ganda na. Tapos yung ating mga watermelon. Ayan, lumaki na guys. Yung ating galing lang ito sa dahon na tinanim natin. Yan o, lumago na sila o. At si Lendeni, yan din, ito yung ating Brazil. Yan, magpropagate kasi tayo ng Brazil. Ito na yun siya o, lumago na din. At si Tiro, yan. Yan, meron pa doon sa taas o, yung ating mga bagong tanim na Donkey's. Ayun, tinubuan na ng damo. Kasi hindi na natin naasikaso. Ayan, si Manjula. Bagong propagate din natin yan. Malaki na din siya. Ayan. At ang ating anong tawag bang halaman ito? Nakalimutan ko. Mirabilis pala. Ayan. Yung nabili natin doon sa Santo Tomas. Ang dami na niyang dahon. Yan o. Oh. Ilipat natin to ng pot. Dahil ito lang yung ano niya o. Oh. Pot, maliit lang. Tingnan nyo yung ugat, oh. Dami ng ugat. Ayan. Oh, tingnan nyo guys. Yung mga dahon ng peperomia na pinatong ko lang dito sa mga pot. Ayan, nagsitubuan na. Mabilis lang siya, sila mabuhay. Ayan. Tapos yung mycans natin. Ayan o. Sobrang lago na din. Ayan. Pero dito, mayroong mga halaman dito na namatay. Ayan o, yung pot na yan o, wala na. Meron pa akong tinanggal doon. At ito din, patay na talaga itong si, ano bang tawag nito, si Sensation. Ayan o, kahit anong dilig ko nyan, patay talaga siya. So, tatanggalin na lang siguro natin ito. Siguro nalata na itong puno niya dito. Ayan. Ayan, si Grapes. Ang dami na niyang fruiting cane. Ayan o, ang haba na ng fruiting cane niya. Mayroong nagtatanong sa comment box natin na kung mahirap ba mag-alaga ng grapes. Madali lang naman, bagong ano pa naman ako, nag-aalaga ng grapes. Madali lang naman sila alagaan. Hindi naman sila masyadong pabebe. Itong grapes ko, ano lang to guys, 3 months pa lang. Pero ganyan na yung hinaba niya. Nilaki niya, ang laki-laki na niya. Ayan. Tapos, meron ako ditong daming, ano, seedling ng hanging kumintang. Wala, oh, yung ating bougainvillea dito, grabe, namumulaklak masyado. Ayan, oh. At malaki na yung ating variegated na African talisay. Kaya lang, nagtataka ako dito,
isang puno lang naman to, at yung isang sanga dito, green yung dahon niya. Ayan o. Ayan, tingnan nyo guys yung sanga niya. Dito, ano pa siya dito, variegated pa siya. Ayan, pagdating dito, nagiging green na. Ayan. Tapos itong bougainvillea na to, grabe ang bulaklak. Ayan o. Ayan, si Kayata India. At ito guys, ang nag-ano na. Ayan o, dati circle to. Pero wala na. Ito, gugupitan natin to mamaya. Ayan. Ito din, parang may kumakagat. Tapos, ito, yung ating partner doon sa isa nating African talisay na akala ko namatay na dahil na-laglag lahat ng dahon niya. Pero, kaya nga, inano ko itong halaman na to, pinatong ko dito sa kanyang pot dahil ito lang, ito na sana yung pangpalit niya. Kaya lang, biglang lumalabas yung mga dahon niya. Nagsilabasan yung mga dahon niya. Akala ko patay na siya. Yan, ito din. Oh. Dami ding mga bagong dahon na lumalabas. Tapos hindi ko na mabunot dahil siguro yung ugat nito ay umano na doon sa isang pot. So, tatanggalin siguro. Kaya pa siguro to. Pero ayan, matigas na siya. Bunutin. Mamaya babalikan natin yan. Ayan. At ito din. Wala na, hindi na na-trim. Yan o, ang haba na. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na to. Ayan. Tapos yung grapes natin doon o. Yun. Ayan. Sana mamunga yan. Ayan. At base doon sa mga tinitingnan kong video sa YouTube, mga 7 to 8 to 10 months ay pwede nang magbunga yung mga ubas. Sana mamunga na siya. Yung mga ubas namin doon sa Santa Cruz, sa farm ng ate ko, hindi pa sila ganyan kalaki. Parang hindi ko alam kung bakit yung akin sobrang laki na. Pareho lang naman sila ng edad. Mas nauna pa nga yun ng 2 linggo siguro kaysa sa dito sa akin. Pero yung dito sa bahay, oh, ang lago-lago na niya. Yan, ang dami na niyang fruiting cane. Siguro nagustuhan niya yung pesto niya. Wala, hindi naman ako naglalagay sa kanya ng fertilizer. Minsan lang naman ako naglalagay ng fertilizer. Yan. Pag namunga na itong ating grapes, maganda ito tingnan. Dito yan sila. Oh. Yan o, ang laki na. Ayan. Ito yung ating bagong kumintang. Oh. Ayan.